So isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kalapatids. To all our subscribers sa YouTube, magandang hapon po sa inyong lahat. Today is December 9, 2023. Sana po lahat po kayo ay maayos at ligtas. At anuman po ang inyong gawa o occupation sa buhay, lagi kayong ligtas at nag-i-enjoy sa inyong mga ginagawa. Well, ang pag-uusapan po natin sa araw na to ay ilang bagay po na gusto ko pong makapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Most especially, this is dedicated to all my subscribers and friends sa YouTube. Magbablog po tayo sa araw na ito. And this is again, as I've told you, dedicated to all of you. Yan. Ayan po, so ikikwento ko lang po ng konti. Konting mahaba yung aking buhay, ano? Yung aking insignificant na buhay bilang isang nangangalapati, isang at isang presidente ng club. Ayan. So sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay tubong Marinduque. Ako po ay pinanganak sa Mugpog, Marinduque. Ang Marinduque po ay kasama ng Memaropa, rehiyong Memaropa. Kasama ang Mindoro, Romblon, Marinduque. Yan po yung mga magkakapitbahay ng mga probinsya. Pinanganak po ako sa isang maliit na bayan, isang isla, no? Isang isla ang Marinduque. At lumaki po tayo na namulat sa tabi ng ilog at tabi ng dagat. Ang aking tatay ay tubong La Union, isa sang purong Ilocano. Pero way back, hindi ko in-expect na ako ay makakarating at dito magkakaroon ng ganitong buhay, magkaroon ng pamilya dito sa La Union. Yun po ang buhay, no? We never, sabi nga life is like a box of chocolate. You'll never know what you gonna get. Ganun. Ewan ko kung magkakaintindihan tayo doon. Ayan, so yun nga po, ano. Ikwento ko lang sa inyo, at the age of, I think, 4 or 5, mahilig na ako sa kalapati. Sabi sa Ilocano, ay supay pakabautak. Doon pa ako napapalo, ano, sa salitang Tagalog. Madalas ay napapalo ng aking nanay. Because I devoted most of my time sa pagkakalapati more than household chores. Yung mga kapatid ko, nilalamangan ko, ano, lagi akong umaalis, lagi akong tumatakas sa mga gawaing bahay para mga lapati lang. So that was my childhood life, ano, centered around sa pag-aalaga ng kalapati. I remember I have native pigeons back then. Meron akong mga alagang kalapati. Pinapakain ko ng mais at saka balatong. O, yun lang ang alam kong pagkain noon. And vividly I remember there was a time na isa sa paborito kong kalapati, si Bluebar, ay pumunta sa tanima ng balatong ng aking uncle. And yung aking uncle, because that is his livelihood, rest in peace aking uncle, kailangan niyang protektahan ang kanyang balatungan. And so to get rid of my makukulit na kalapati, ay nilason niya yung aking kalapati. Ayan, I remember that very vividly, malalim na memorya, dahil minahal ko ng gusto yung kalapati na yon. I cried, ano, umiyak po tayo ng gusto nung mamatay yung ating kalapati na yon, si Bluebar. And until now, that was 45 years ago, naalala ko pa rin yung itsura ng kalapati ko. Ayan. And so marami pong mga very strong emotions and memories of my childhood as a fancier, ano. I remember isa pa na naalala ko na hindi ko malilimutan.
I have a pigeon coming from a friend, came from a friend. Ay nakawala yung kalapati na yon at dahil nga hindi siya taga ron sa amin, dumapo siya sa isang puno. Eh nagkataon ng marinduke ay puro puno ng niyog. Yan. So ako, without thinking of my safety, without thinking of myself, gaya ng sinasabi ko, ang utak ko ay nasa kalapati lang, inakyat ko yung puno ng niyog. Yung puno ng niyog na yon, mga kalapatids, ay nasa, siguro kung building ang pag-uusapan, baka mga 10th floor, no? 10 palapag ang taas ng niyog. Napakataas na puno. And ako ay hindi natakot na umakyat. Even sabi nga sa amin walang baitang, ano, walang hagdan yung puno. Because perhaps of my innocent mind din, my passion about this wonderful creature. So inakyat ko yon. At nung ako'y andun na sa itaas, dun ko lang na-realize na masakit ng aking dibdib dahil puro dugo-dugo na. Nakaskas na ang aking dibdib doon sa puno ng niyog na puro corrugated, no? Kung na-imagine ninyo yon. Kasi ang niyog na walang baitang, wala yung hagda na tinapyas, ay napakahirap pong akyatin. And ang nakakatawa pa doon na naririnig ko from on top, yung boses ng nanay ko, tinatawagan ako. Kasi that was, sabi nga, takip silim, ano? Papagabi na. And ang nanay ko, nang malamal ako, hinahanap ako. And, yun. Ang aking kapatid, nakita ako nandun sa itas ng niyog at sinumbong ako sa nanay ko. Kung gaano ako kabagal na umakyat, times 3 ako noon nakababa. Kasi ayokong mapalo. Unfortunately, hindi ko nakuha yung kalapati. Kasi it will cost my life. Kasi hindi ko na kayang hawakan. Ayun. So, ganun po yung passion natin ano, sa pagkakalapati. And fast forward, when I finished my high school and college, dito na sa Baguio City, and I work at a national government sa NEDA. Nagtrabaho po tayo sa NEDA, National Economic Development Authority. Doon po nag-umpisa uli yung ating interest na pumasok sa larangan ng pagkakalapati. May isang kalapati na bumaba sa garage ng NEDA kasi yung NEDA office namin sa Region 1 ay nasa taas ng bundok, ng hill. Perhaps nadigaw doon yung kalapati and doon na-arouse yung aking puso uli, yung passion ko. And from then on, from that encounter, muli po ako'y bumalik sa pag-iibon. Yan. So, yun. From then, ano, ang hindi nakakaalam ng marami, I always shy away from the responsibility of a leader, especially sa pagkakarera ng kalapati. I think that was 2011 or 2012 nung ako ay magkaroon uli nga ng interest. At unang-una kong inobserbahan ay yung environment ng pagkakalapati sa La Union. Back then, there was this pigeon club, yung LURPC, who is one of the first, I think, sa buong probinsya. Who knows, sa buong Region 1. At sila yung nagpapakarera noon. And with due respect sa kanila, medyo may hinanap lang ako na... Nangingitlog kasi yung mga manok ko. May hinanap ako na kulang siguro, missing doon sa area ng management ng pagpapakarera nila. That's the reason why I establish yung unang club, yung unang ulap dito sa northern side of the La Union, all of the province. So ang ginawa ko po, nagtayo po ako ng club and then later on ay as one of the members of the club na sila nang maging president. Hindi ko po ina-assume yan, ang pagiging president. Gusto ko lang po na tulungan na maitayo ang club so that I can raise my pigeons.
So, I think that was 2015 ay bumalik po tayo dito sa sentro, nagtayo ulit tayo, and we became one of the biggest club dito sa La Union. At least in our province tayo pong pinakamalaki. And then a club, ang umaangat na club noon ay nakipag-usap sa akin to combine ULAP and their club. So, ako po agad-agad na tumalima at naki-join sa kanila. No, napakasimple lang naman yung aking request. Sabi ko sa kanila, dalawa lang po ang request ko. Una ay gawin po nating Sabado ang karera at huwag Linggo. Dahil gusto ko po na makapagsimba ng Linggo at makapagkalapati, magkarera ng kalapati ng Sabado. Ikalawa, ang request ko sa kanila ay magkaroon ng isang truck para magamit ng mga kalapatids ng La Union. Those experiences po, it molds me and helped me become kung ano po yung aking narating ngayon. So, since then, I just stay in the sideline, nag-observe lang po tayo kung ano po ang mangyari. Para sa akin, ang karera ng kalapati ay dapat may dignidad. Anong ibig po sabihin nun? Dapat ang isang nagpapakarera ng kalapati ay pinoprotektahan, binibigyan ng magandang o ng chance na makauwi ang bawat ibon. From the loading, yung pagsakay nila sa truck, dapat naalagaan ng maayos ang ating mga kalapati. Dapat hindi sila siksikan, dapat may sapat sila na airflow sa sasakyan. In short, dapat meron talagang truck na noon ko pa po pinaglalaban. So, yun nga po, hindi natin nakita yon. And finally, I decided last year, nung nakaraang taon, na bumalik finally sa pag-organize ng kalapati. Again, yung decision po na yan na pagbabalik ay para po sa mga kalapatids natin. Sa totoo lang po, it's quite tiring yung ginagawa ko. Nakakapagod. No? Pero yung puso ko kasi, sabi ko nga, siguro sinlaki ng ulo ko. O sintigas, hindi naman sintigas, but sinlaki ng ulo ko. Na hindi sumusuko. Na laging gustong gawin yung kanyang mga ninanais gawin. Hindi lang po para sa akin, but para sa aking mga kalapatids. Sa mga kalapatids ng Pangasinan at La Union na umasa at naniniwala po sa atin. Yun lang ang sekreto sa mga manok. Ikurok mo lang sila kasi nagugutom lang siguro. Ever since po, I always wanted to become an inspiration sa lahat. Sabi, kaya nga po nabanggit ko na ang buhay natin ay hindi lang para sa atin. We live this life not for ourselves, but also for the others. Ang buhay po na nakafocus lang sa sarili natin ay walang kwentang buhay. But if we focus our life doing service or looking at the welfare of our fellow being, yun po ang masarap na buhay. Kaya po ako nagpapakarera ng kalapati, hindi lang po para sa akin, but also for my fellow fanciers. Dahil nakita ko po yung kakulangan, nakita ko po yung gap, at alam ko na may pwede akong magawa. Yung journey ko po sa pagiging kalapatid, pagiging race organizer, lahat po yan alam ko ay dahil po sa tulong ng Panginoon. And with that po, ako'y nagpapasalamat sa ilang mga kalapatids na hindi po nagsawang tumulong at sumuporta sa akin.
Sabi ko nga po, my life has been a roller coaster, ano? Sabi nga. Dahil sabi ko nga po sa inyo, mahirap lang po ako. Mahirap lang po tayo sa buhay. Nakakaraos tayo na makakakain ng maayos. Gusto ko pong iparating yung pasasalamat ko kay Doc Joseph Musni. Musni ng Pampanga. Doc Joseph, marami pong salamat because of your help, because of your acquisition, yung mga ibon na na-share ko sa inyo ay naitatayo ko po sa tulong din ni Engineer Pat at ni Jay Bakod ang club ng ulap. Ganun din po kay Sir Ronald Francisco, kay Doc Jojo Merano, at sa lahat ng mga kalapatids na nagtiwala at sumuporta sa ating mga linyada, sa mga na-share natin ng mga pigeons, mga breeders, sa mga naniniwala sa husay ng Gamora Champion Capsule. Yan po, yung mga bagay na yan na naitulong nyo po sa akin, ang dahilan bakit po merong ulap ngayon. Ang dahilan bakit po pakonti-konti nagagawa namin na ipoprovide ang mga pangangailangan ng club. Sakripisyo po sa part ko ang ibigay o ibitawan ang mga ibon na na-share ko sa inyo. Pero alam ko na mapapabuti ang mga ibon sa inyo. At alam ko yung sakripisyo na yon, mas marami ang makikinabang. Because of your help and your trust, nabuo po ang club na ulap. At we're about to make another exciting historic race. Itong pong paparating na mga buwan at itong taon ng 2024. So also, I would like to express my appreciation and gratitude sa lahat ng kalapatids ng Pangasinan. Magmula sa Team Season, Team Puso Rubio, Team Binalonan, Team Ordaneta, Sir Eds, Sir Evan, Sir Mike Bautista, hanggang sa Santa Barbara, si Idol Bro RA, maraming maraming salamat sa iyo, bro. At sa lahat ng mga kalapatids na sumusuporta sa atin hanggang West, Benmale, sa Benmale, si Sir Aldrin, Press Aldrin, hanggang sa Dagupan, hanggang sa San Fabian. At sana mas marami pa tayong marating. At sana mas marami pa tayong mapasaya ng mga kalapatids at may sama natin sa karera ng ulap. Once again, I just want to be an inspiration to everyone. Yan po yung aking gustong gawin. Hindi po para sa akin, but para sa inyo. Para sa ating mga kalapatid. Para sa ating kapwa-tao. So, wala pong imposible. Lahat ng bagay ay kaya nating magawa. With the help of Almighty God, with our full trust in Him, wala pong imposible. That I testify to each and every one of you. Ano man po yung narating ko, magmula nung ako isang makulit na bata, hanggang ako'y nakapagtapos ng kuleyo, hanggang ako po'y makapasa ng environmental planning exams o board exams, at maging presidente ng club, makapag-organize ng kung ano-anong mga karera ng tao at kalapati, yan po ay nagawa ko dahil sa tulong ng Poong May Kapal. And of course, hard work. So yung mga kapatid, mga kalapatids ko na nagtitiwala, maraming marami pong salamat sa inyong lahat sa pakikinig. This is all for you. Huwag po tayong susuko ano man po yung mga endeavor natin, ano yung mga gusto natin gawin sa buhay. We can do everything, practically everything. Let's be happy. Let's enjoy the sport. Let's cheer for our fellow fanciers na nagcha-champion. Huwag natin silang aapakan, huwag natin silang ibubuli, huwag natin silang sisiraan. Let's be happy for the achievement of other people. And let's become an inspiration to everyone. Happy flying!
Mahal ko po kayong lahat. God bless everyone.